Good morning. So it's day 6 of the after audit aftermath. So kagabi yung pila ng mga gasoline station is wala na. Kasi wala nang pumipila kasi meron nang in-issue si yung government natin na pag ano, they will issue citation for overnight parking po sa mga gas station na lines. So yun, na-minimize nga nila yung pila. So ito, ito yung pinaka-tip ng pila sa gasoline station, sa Vanilla Shell station. So yun, medyo maiksi na lang po. From 1 kilometer, siguro nasa 600 meters na lang yung ano, cars na pumipila. Unlike before na pwede mo i-park, iwan yung sasakyan. Tapos, ano siya? Pwede siyang yun, since walang sumisita sa mga nakapark overnight along the road. So, yun, yung bagong executive order na frontliners na po yung ano natin, priority sa gas station. So, yun. Dito sa Talamban, Vanilla Talamban Road, ano pa rin, passable, completely passable, usable na po yung 4 lanes. Pero yun nga, since merong gas station sa unahan, ganun pa rin, parang naging 1 lane na lang yung papuntang South Cebu, papuntang downtown. So yun, so as you can see, marami pong ano pa rin, pumipila sa tubig. Abundant naman tayo ng tubig dito sa Talamban. Sa nagbibigay rin kasi si MCWD or Metropolitan Water District ng free. So kailangan mo lang magdala ng container. Tapos yung lineup is medyo maiksi na kasi meron daw silang 8 hose. Unlike before na 2 to 3 hose lang yung na-provision. So ngayon marami na, marami ng hose. Ito pa rin yung nakikita nyo sa right, lineup pa rin ng sasakyan papunta doon sa gas station. So gas price wise, wala namang increase. Meron tayong abundant ng ano, gasoline. Pero yun nga, since kakaunti lang yung gasoline station na nagbubukas kasi sa sabi nung kilala ko na meron daw mga, yung mga nagbubukas lang daw is yun yung mga merong generator na para sa kanilang pumping station. So yun, yan na po yung dulo ng Shell. So yan, Shell. So you can see, ano na rin, yung mga dating, ano. So sa day 1 pa lang, binag ko to. So, ibang-iba na ngayon yung situation. Kasi nga, natuyo na yung mga leaves. So, klarong-klaro na. Yung bundok rin, klaro, yun. Yung Henry Hotel, klaro na ubos yung billboards niya. Buti na lang na ano. Tapos itong building na TPE building sa Banilad, yung roof niya is yun, pinadpad. Tapos yung mga jealousy ng USC Banilad campus, yun, naubos rin yung minsan, yung iba. So basag talaga. Ayan. So same pa rin yung situation dito. Mostly walang power during, hindi mo pansin nyo, walang power. Pero sa dinabi-dami na ng charging station na in-establish ng both government tsaka ano, telcos, kaya hindi na rin, meron na rin, marami na rin nakakasignal. Tapos unti-unti na rin nare-revive natin yung mga signal dito, mobile signal, so nakakapag-communicate na yung iba. So passing Gaisano Country Mall. So yan, Country Mall. So yun, ubos yung ano niya, roof. Yan. So dito naman sa Banilad. So ito na yung UC Banilad. Mataas yung pila para sa, wait, anong pinagpipilahan dito? M. Lulier guys. Kasi yun nga, bihira lang yung nagbubukas dito, yung mga meron lang generator. So yung mga billboard dito, wasak rin na ano, ano para
kinina pala before typhoon, so nag okay yon. Yung mga billboard na iniwan yung load, kaya ano siya, nasira. So meron pa rin mga posting maliliit na for distribution na nakahirig pa rin. So yan, tapos meron rin kasing ano, malaking poste na nasira dito nung day 1. So yan, may tubig station dyan. So may hose silang kinukuha, tapos yung mga container na sa loob lang nasa sakyan, tapos i-on lang nila para mapasukan ng ano, tubig. So far ano pa, wala pang balita kung kailan yung electricity babalik, pero their VECO is also working. Tapos meron na tayong nakita na augmentation team from Mindanao na pinost nila sa kanilang Facebook page para dun sa augmentation sa pag-restore ng mga power. So yun. Tapos aside nun, dun rin. So ano na rin, sa mga telcos meron na rin mga signal na nasasagap. So unti-unti tayong babangon Cebu. Yun. Tapos yun, traffic yung dito sa kabila kasi ayun nga, one lane occupied by the gas station line. Yan. Wow, Jilly Cool Ray. Red na red, orange. So yun. And Mitsubishi Expander. Right, magaganda yung sasakyan ngayon ditong tumatakbo. Meron ring BRV. Wow. So yan. So dito sa ano naman, Abuitis, yung mga puno dito nag-dried up na yung leaves. Uy. Magpas. Dried up na yung leaves, tapos ano na rin. Dati kasi na-clear, single lane lang to. So ngayon na-clear na nila yung ibang puno na itabi na po. So na-maximize na po natin yung two lanes natin papuntang downtown. So yun. Tapos yung mga yero na ginawang bakod dito sa papunta Cebu IT Park, yun, bukas na. Parang instant opening agad. Kasi yun nga, yung bagyo, binuksan niya yung access road. So meron lang mga debris na nakaharang, kaya hindi rin dumadaan ng mga tao dyan. So far, Cebu, peaceful pa naman po. Yun, we will survive and we will revive Cebu. So salamat Sugbuanon, mga frontliners, for restoring our power and ano, communication and basic communication. So yan, may tubig rin dito na ano, pipila. Yun, basura pa rin, hindi pa rin nakiklean up mostly kasi ano siya, sorry, wala pang yung LGU is medyo busy pa sa pag-clearing. So yun lang yung kulang dito. Once na ma-clear to yung ano, mga basura, we are good. Kasi yung kinakatakutan ng natin dito, kasi pag uulan ulit, yung mga basura is pupunta sa drainage pag hindi pa natin na-clean up. So next problem will be drainage system once na uulan. Kasi merong forecast daw na merong namumuong LPA. Ayun. So mga tao rin dito, marami ring ano, tubig pa rin yung hinahanap nila kasi yun yung basic talaga. So we are back to basic needs. So where tubig and internet and powers are the number one. So yun, dito na tayo sa Salinas Drive, Lahug. So medyo matraffic nga, papasok tayo ng IT Park. So yun, TESDA trees are still alive. Yung mga ipil-ipil natin dyan, good pa naman. Traffic ngayon is parang back to
normal na talaga kasi lahat meron ng uma-access na. Then ano pa naman, face shield pa naman, face mask pa naman yung tao, so okay lang. So binabagay-bay natin yung Salinas Drive papuntang Lahub. So basura pa rin yung tako, yung ano nga issue is once it rains it will go to our drainage system, it will create flood. So yun naman yung next natin na ano, yung flood naman, kasi mag sure tayo pag hindi yan na liligpit or hindi natin yan na move, yun pupunta. So far yung mga trees sa IT park, nalaras lang yung mga dahon, hindi naman ano. So medyo ano lang, no, 10 min ano siya, daily ano lang. So yan guys, so yan pa rin, marami pa rin kahoy na ano, nalalaras. So yun, medyo traffic pa rin papunta doon. So welcome to Cebu ID Park, where the lines of Jollibees and fast food reaching beyond concern. So IT Park, minimal na yun, na-clean up na yung mga ano po, baling sanga ng kahoy. So nakatayo pa naman yung mga kahoy. So good thing, no, na walang, minimal lang yung damage dito. Power wise dito, for checking ko pa, wala pa akong update kung meron ng power, commercial power dito, kasi ano nga, priority to sa mga power. So power, yun. Tapos uy, Krispy Kreme, hindi ko alam kung meron pa dyan. So yan guys, welcome to IT Park. Thank you and see you on my next vlog on the audit update here in Cebu.